Panoorin po natin ang tulay sa PTV4 tuwing Linggo po ito, edited by Billy Andal. Ako naman po ang inyong tulay sa Pangulo. Marami pong magandang balita na pwede nyong pakinggan dito. Panoorin po natin ang inyong tulay sa PTV. Magandang araw, Luzon at maayong buntag, Visayas ug Mindanao. Magandang araw, Pilipinas. At ako po, si Billy Andal, ang tulay mo. At inyayahan po namin kayo na subaybayan at panoorin ang aming episode na ito, pagpapatuloy ng ating pakikipagtalakayan, pagtutulay sa inyo sa puno ng Public Attorney's Office sa katauhan ni Attorney Persida Rueda Acosta. Pero bago po yan, kumusta po kay Kapitan Henry Tuban? Kumusta rin po kay Attorney Johnny Magbuo ng Bawan, Batangas? Siyempre din po, kumusta kay Mr. Russell Palmaria, kaibigan natin dyan sa lungsod ng Lucena o sa lalawigan ng Quezon. Katulad po ng aming naipangako sa inyo, ibabalik po natin ang Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office sa katauhan ni Attorney Persida Rueda Acosta. Welcome po again to the show, Attorney Acosta. Magandang araw po sa inyo, sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan nating FWs Global. Salamat po at nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon sapagkat pagkaraan po ng ma-air yung ating show, yung ating unang episode, lumito po ang mas maraming tanong. At ang una pong malaking katanungan na kanilang ipinapaabot sa atin, ang tingin po natin may kinalaman sa inyong ginagawang kampanya dun sa mga naging biktima ng dengbaksya. Pinalalabas po na kayo daw po ay anti-vaccine. Siyempre po, napakasamang impression nito, lalo na nga ang Pangulo ng Republika ay nagsisikap na mag-produce at mabigyan ng vaccine ng ating 120 million Pilipinos. Ano po ang masasabi ninyo dito? Ayan po ay sinasabi at pinaparatang ng mga nasisakdal sa dengbaksya scandal at ng kanilang mga aliado dahil wala ho silang maipukul na magandang depensa sa kaso nila eh. Sa kanila, dahil nasasakdal na nga po sila sa hukuman eh. Dahil sa kanilang experimental dengbaksya. Ngayon sinasabi, anti-vaccine daw ang PAW. Hindi po totoo yan. PAW is not anti-safe and proven vaccine. Katunayan po, ang pinakahuling bakunang tinanggap ko ay yung anti-cervical cancer vaccine. 3 shot po ako. At yung aming pong pamilya, kompleto po kami ng, ano, yung, ng bakuna. Yung isang anak ko, nag-flu vaccine pa siya. Yung bunso sa UPPGH. At yung aking aso, pusa, marapit po ako alaga, kompleto po ng bakuna. Eh kung di po ako naniniwala sa bakuna, bakit pati yung mga pusa at chichu namin ay kompleto ng bakuna? Ang buong pamilya, at may kapatid po akong doktor na public health expert, tapos po sa UP may Manila yan, at diplomata po sa Australia, siya mismo po nag-a-advise sa amin kung anong bakuna ang pwedeng isaksak sa amin. Yun po ay patunay na kayo ay hindi kontra vaccine in general o hindi po kayo kontra sa vaccine dahil kayo po mismo, personal, ay nagpabakuna, kapamilya nyo at pati mga alaga nyo na pusa at yun po, pets ay pinabakunahan po ninyo to make sure na hindi sila magkakasakit. Ano po? Opo, totoo po yan. Basta tayong lahat, hindi dapat maging anti-safe and proven vaccine. Dito lamang po sa dengbaksya talaga nagka-issue dahil meron palang Sanofi Declaration of Identified Fatal Risk na sinubmit sa DOH, sa FDA noong 2015, December 22. At 4 na nakamamatay na side effect na hindi sinabi sa atin, inilihim nila yan. Kung sinabi sa atin sana yan, di nakakuha tayo ng TRO sa korte, parang di natuloy yan noong panahon ni
Presidente Noynoy. E isipin nyo, eh, pwede palang magkaroon ng severe dengue. Imagine, dembak sa anti-dengue, magkaka-severe dengue ka. Pwede magkaroon ng anaphylactic allergic reaction, viscerotropism, neurotropism, multi-organ bleeding enlargement, brain bleeding. Imagine, kaya marami pong namatay na dyan, may 1,000 na. Kaya lang, ang na-autopsy lang ng PAW, nasa 161. Dahil kumalat mo yung balita na may order di umano, nabayaran na ng 50 mil bawat patay. At yung iba po, nabayaran. Kaya hindi na po nakahingi ng tulong sa PAW. Nahihiya na po. Kaya hindi na na-autopsy at hindi na na-validate ang inyong findings na talagang yung mga nabakunahan ng dengbaksya ay talagang nakakasama, nakakamatay ng mga tao. At lalo pong masakit na-validate po, sir, na-validate po. 161 na nga po, pare-pareho eh. May common pattern of signs and symptoms after mass vaccination at meron din pong common manifestation yung kanilang katawan. Multi-organ bleeding po, brain bleeding, edema, enlargement, pare-pareho po sa 161. 161 na validate po at na-confirm ng PAW Forensic Laboratory personnel na tama pala yung identified fatal risk na dineklara ng Sanofi. Eh bakit inilihim sa atin? At ang isa pang nakayayanig, 2016 March, nag-start na mag-mass vaccination sa public school. Pagdating ng 2017, November 29, nag-press ko ng Sanofi. Hindi pwede sa hindi pa na dengue. Or zero negatives, magkakaroon ng malubhang sakit. Eh di nagkagulo. Nag-trenet blue ribbon si Senator Gordon. Hanggang sa sinoli na po ni Secretary Duque yung 1.1 billion worth na mga vials ng Dembaxa na hindi na niya pwedeng iturok. Opo, yung mga stock po isinoli na. Masakit po niya na Chief Acosta. Yung palang Sanofi mismo na nag-produce ng Dengbaxia, may pag-amin in official document na makakasama yung Dengbaxia na i-inject sa mga tao na... Hindi pa na dengue. Na dengue na daw bago bakunahan. Eh dito po sa 161, meron pong pito. Merong pito na na-dengue na bago bakunahan, namatay pa rin. Yung nga lang, mas kung po yung na-dengue na, nabakunahan, namatay. Eh actually, dapat nagkaroon po ng blood test and screening yan. Hindi turok dito, turok doon. Eh yung iba po, may anemia, may leukemia. Yung iba, merong cancer, eh tinurukan din. Meron pong baldado na turukan. Ayun po, kaya marami pong namatay. Hindi po nag-screening. Dapat malakas ang immunity kapag binabakunahan. Malinaw naman po sa atin at sa ating mga kababayan yung mga nagawa ninyo sa kampanya laban sa Dengbaxia at sa salot na naidulot nito sa ating mga kababayan. Now, parating po ang vaccine para sa anti-COVID-19. Ano po ang safeguards or anong paghahanda po ninyo na ginawa para hindi na po maulit ang nangyari sa salot na dinulot ng Dengbaxia? Alam niyo, yung tanong niyo po ay dapat po sa DOH itanong. Dahil sila po ang may jurisdiction kung anong dapat nilang ihanda para hindi po matulad sa Dengbaxia yung vaccination. Basta ang stand po ng PAW, hindi po kami ang mayroong kumbaga mandato na mangampanya na magpabakuna. Ang amin po, legal assistance para magkahustisya. At kami po naman, kung sakaling proven at safe yung darating na bakuna, ihanda naman po yung mga kasama ko sa PAW at maging ako na magpabakuna. Pagka ho talagang proven safe. Tsaka dapat ipaalam din po kung ano mga side effects niyan at kung sino ang hindi dapat bakunahan. Dahil may qualification dapat niya kung sinong babakunahan. Good point po yun na dapat ay maabisuhan yung mga kababayan natin kung ano ang magiging, kung sakali na negatibong effect ng anti-COVID vaccine na parating po ngayong Pebrero. Now, magkakaroon po tayo ng break at sa ating pong pagbabalik, tutuloy po natin ang ating pag-uusap hinggil sa mga usapin na may kinalaman sa Public Attorney's Office. Kaya huwag po kayong aalis, mga kaibigan. Magbabalik po ang Tulay Mo. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina.
Ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbango ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Nak, ano? Game? Ladies and gentlemen, this season's MVP number 15, the Phenom! Yeah! All right! Eto na, partner, ang match of the decade. Oo nga, partner, kaya ta, simulan na natin! Possession is now with the Phenom, being guarded by 2 opponents. Oh, what an amazing crossover! And he dunks! All right! Phenom dribbles the ball. The Phenom is down, and his teammates come to the rescue. Ano, okay ka lang? The crowds cheer. Phenom! 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 Last 5 seconds, and the home team is down by 2. And only this 3-point shot can secure the championship. 5, 4, 3, 2. Mayroong sakit na kahit anong gawing pag-iwas, darating ng di inaasahan. Nak, may COVID ang tatay mo. Nagbabalik po kami. Ang kasama po natin, Attorney Acosta, ang Chief Public Attorney. Gusto ko pong malaman yung status ng mga kaso na isinampa ng Public Attorney's Office. Kasama na po dyan yung inihain ninyong reklamo o ng mga magulang labang kay Congresswoman Janet Garin. Ano po, meron pong bago na 100 criminal cases. Ngayon po ay ongoing preliminary investigation na sa DOJ. At yung pong mga tapos na ay naisampan na po sa court. Kaya lang sa mga MTC po pinail, at kaya tumakbo kami ng Supreme Court. At ngayon po may one them back sa RPC Court. At umaasa po tayo na mga prosecutors ay magkakaroon na ng guidance na sila ay minalaiikot ang mga kaso, diretso na sa RPC yung mga criminal cases. Doon po naman sa nasa court na sa dito sa Quezon City ay meron na pong order of warrant of arrest laban po doon sa 3 opisyales ng Sanofi Pasteur. Si ano po, si Jean Louis Granwald, si Stanislas Camart at Jean Tancoy Bacheran. Ano po yan, ma? Mga Frances ba yan? Pa?
Mga Francis mga po. At ano po, ang aming inaasahan na padadala ng French Embassy para po ma-coordinate ang kanilang pagsuko dito. At yung pong iba po dito sa mga nasa sakdal ay na-arrain na. Binasaan na ng sakdal si Dr. Asuncion, Bacilod, Lupisan, Bayugo, Tukusin at Belisario. Pero po meron pong hindi pa na-arrain dahil nag-motion po reconsideration sila. Dahil denied po ang kanilang motion to quas. Eh si Secretary Garin po, Dr. Siones, Rialuyo, Santos, Kapeding, si Kenneth Hartigango at Maria Lourdes Santiago. Kaya meron pa pong setting yan sa Marso at maaaring magtuloy-tuloy na po ang hearing nito dahil po yung sineset na rin for pre-trial and trial itong mga na-arrain. Ano po ang inyong pananaw dyan sa mga kasong yan? Ano ang chance na makonvict po ang mga tao na yan dito sa usapin ng Dengbaksya na ito? Hindi ko po pinipreempt ang magiging desisyon ng hukuman, pero napakalakas po ng kaso na ito dahil galing mismo sa gumawa ng Dengbaksya yung apat na identified fatal risk na nakamamatay, at yan po ay na-validate ng ating PAW Forensic Laboratory Team sa pangunguna ni Dr. Erpen na talagang may nakakamatay dahil may na-severe dengue. Meron nagkaroon ng viscerotropic-like diseases, multi-organ bleeding at brain bleeding po. Kaya po napakalakas niyan eh. At merong admission ng Sanofi na hindi pwede sa zero negative siya, no? Hindi pa na dengue, hindi dapat na ituro. Eh bakit hindi sila nag-screening? Bakit turok dito, turok doon? At clinical trial phase 3 pa po yan. Experimental pa pala yan. Nambilin sa halagang 3.5 billion. Kaya mayroong pagkakamali po dito. Kaya ang aming sagot sa nag-aakusa na kami daw ay nagsasabog ng scare, hindi tayo nananakot. Dahil hindi naman tayo nagturok. Sino nanakot? Hindi yung nagturok nang walang screening. At para po mabalik ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa mga safe na bakuna, eh kailangan may mga parusaan po dito. Managot sila at magkaroon ng hustisya. Kasi pag hindi po nangyari yan, ay mananatili po ang takot at kawalang kumpiyansa ng ating mga kababayan. Nakakalungkot po na nakalusot yan sa FDA at saka sa DOH. Sa sitwasyon po na ito na kinasuhan ninyo na sila, ano po ang tulong or kayo po ba ay may natatanggap na tulong or ayuda, support mula sa Department of Health natin? Kasi po, karamihan po na nasa sakdal eh, mga official ng Department of Health eh. Incumbent pa yung iba. Kaya po, talagang kahit humihingi po tayo ng master list ng mga batang binakunahan nila na 830,000, ayaw po magbigay ng Secretary Duque. Eh dapat magbigay siya para sa ganun, ma-monitor at ma-surveillance at mabigyan po ng vitamina at libreng gamot ng pamahalaan at ng mga donors po natin para maagapan yung pagdurugo at paglaki ng kanilang mga laman loob at ugat. Nakakalungkot naman po na isang ahensya ng gobyerno tulad ng PAO na nagsisikap na mabigyan ng hustisya ang mga biktima ay hindi po natin nakukuha ang suporta ng ahensyang directly may kinalaman sa pagtuturok ng bakuna na yan laban sa dengue. Ano po? At saka ano po eh, hindi po lahat mayroong card. Immunization card, inamin naman noon ni Yusek Domingo yan at ni Secretary Duque na hindi lahat may card. Ngayon itong DOJ na prosecutors, may isang kaso tayo na walang card yung bata, dinidismiss po nila yung kaso. Hinahanapan ng card, eh wala nga, hindi nga binigyan ng card. Iba nga po, certificate lang mula sa City Hall ang daladala nila. Kaya po nakakataka talaga itong cover up na ito. Kaya malamang, kaya marami nagagalit kay Secretary Duque. Hindi po natin kasalanan yun. Kasalanan niya yun. Kung sana po binigay niya yung master list, edi sana natutukan pa natin yung mga bata at mababawasan ang mamamatay. Hindi alam ni ibang magulang na naturukan ng anak nila, nalaman na lang sa mga klase nung patay na. Minadali at wala pong consultation. Yan po yung sinasabi ng mga eksperto na nagkulang po sa consultation yan, kaya po nagkaroon ng problema. Pero kung nagkaroon ng consultation ng mga tunay na experts yan, at ang naging mga ano kasi dyan ay may conflict of interest yung mga naging advisor dyan sa pagpapatupad yan. Yung pala, merong mangyayari sa katawan ng vaccine eh, kapag naturukan yan. Sa halip na maging ligtas sa dengue, lalong mapapasapanganib sa severe dengue. Naintindihan ko po ngayon na yan palang Dengvaxia ay hindi pa nakakaraos sa clinical trial phase 3. Opo, tinurok na nila.
Ibig sabihin po, wala pa yung registration, wala pang approval mula sa Food and Drug Administration at that time. Ano po? Now, baka sakali lang po, gusto ko pong malaman ng ating mga televiewers. Kasi po yung anti-COVID vaccine ngayon na ituturok sa ating mga kababayan, ay may pagsang-ayon po ang World Health Organization at ang authorization ay para sa emergency use. Yung po bang dengbaksya at that very time, meron po bang approval na ibinigay ang World Health Organization? Wala pong ma-produce yung mga nasa sakdal. Sinasabi lang ng isang nasa sakdal, meron pero wala. At saka wala pong pandemic noon. Hindi global pandemic ang dengue noon. Nasa 200,000 cases lang yun a year eh. Hindi pa ho, hindi kagaya ni coronavirus. Global pandemic po ito. At talagang nakapagpabagal ng ating ekonomiya na lockdown. Tayo naman eh, nung panahon noon eh, nung 2015, 2016, hindi naman tayo pinagtago sa bahay natin. Walang lockdown. Wala talagang emergency. Kaya dito po sa COVID, talagang napapanahon na talagang ang ating mga eksperto pinag-aaralan kung ano yung pwedeng i-prevent ng COVID-19 attack sa mga katawan ng tao. At kung paano mapapalakas ang resistensya ng tao laban sa COVID. Kaya po talagang lahat na tulong-tulong ngayon, lahat ng eksperto worldwide. Ngayon, kung yan po ay mapatutunayang safe at talagang proven, abay, bakit hindi tayo magpapakuna? O para po umusad na ang ating ekonomiya. Oh, tama po yun. At hindi pala pwedeng pagkumparahin yung dalawa dahil yung dengue at that time na maraming na nagkakasakit na mga kababayan natin, hindi naman pandemic yan at pang-Pilipinas lang at certain portion of the country. Eh, ito po ngayong anti-coronavirus na nagpumapatay ng maraming tao at nagbibigay ng sakit sa mga mamamayan ng mundo. Eh, pandemic po ito, kaya may kinalaman, nanghihimasok ang World Health Organization. Anyway po, meron po pa po kayong gustong idagdag na hindi ko na itanong para sa ating mga televiewers sa Chief Acosta. Itong sa Dembaxa scandal, wala pong pondo na dineliberate ang Kongreso. Dito po sa coronavirus, dineliberate po ng Kongreso natin ang pagpopondo dyan. May nakalaang pondo po ang ating General Appropriations Act. Kaya maayos po, nasa protocol po yan at merong committee na tinalaga ang Pangulo, yung IATA, para pag-aralan po yan. Hindi lang mga doktor ang mga members niyan, meron din po mga sundalo para matiyak na susundin ang protocols. Yan po yan. So napakaganda po ng sitwasyon ngayon dito sa anti-corona, laban sa anti-coronavirus. Dahilan sa ang gobyerno ay sama-samang kumilos. Hindi katulad po doon sa panahon ng dengbaksya na talagang parang isinubo ng sapilitan sa ating mga kababayan. Ito po, lalo na po yung mga bata. Any parting word po sa ating mga kababayan na Chief Acosta? Sa ating mga kababayan, makakaasa po kayo ng matapat, masigasig na paglilingkod. At kayo ay aming paglilingkuran ng may kasayahan sa abot ng aming kakayanan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay tayong lahat. Napakaganda pong marinig niyan at asahan niyo po, patuloy tayong mag-uugnayan. Ang tulay, makikipag-ugnayan sa inyo para ituloy po yung karaingan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, Attorney Persida Rueda Acosta. Maraming salamat po. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbango ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis. One nation. PCSO.
For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po kay dating Associate Justice Benvenido Reyes na ngayon po ay chairman ng COCOLITE at kay dating Presiding Justice Romeo Barza na chairman naman po ng COCOGEN. Maraming salamat din po kay Attorney Fred Lim ng PAGCOR at kay GM Ruyena Garma ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Hanggang sa darating na linggo, ako po si Billy Andal, ang tulay mo. Your bridge to understanding, peace and prosperity. Basta tulay, anytime, every time, all the time.